Nagpalabas na ng saloobin si Carlos Edriel Yulo kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose nitong araw lamang. Nagsalita si Carlos Yulo patungkol sa kanyang sinasabi ng kanyang ina noong nakapanayam ito sa Bombo Radyo na kasinungalingan lang ang sinasabi ng kanyang ina. Panoorin niyo ito mga kaganap. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun. Dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko, unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung dalawang magti-training camp doon. Usually, kapag magti-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po like aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganun ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And yung sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa apartment ko po. Di din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsider sa loob po ng apartment po.
And actually, invited po siya, si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Like, po kami doon. Parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Yeah, nag-bike because we tayo. Didn't know what to do yeah. After nung kumain because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park yeah. So that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can yeah. just pause and read. Actually, nakita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. And the last resort, my family made a group chat yeah. nakasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mom mo towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Eh. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about yeah. me and our relationship. And then, after the group chat, she left, yeah. your mom left, and wala siyang narinig anything from my family. No, may recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, ma, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagkakongratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpe-pray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics.